Hello, hello mga Lodi! Andito na naman ako para mag-share sa inyo ng konting kaalaman mga Lodi. Nandito pala ako ngayon sa NAIA Terminal 1. Kung hindi nyo na itatanong bakit ako nandito, ito, babalik na naman tayo ng Saudi mga Lodi. Itong aking video mga Lodi, isi-share ko sa inyo base sa aking experience para sa mga ka-OFW natin na balak bumalik ng abroad. Ito lang ang aking sasabihin sa inyo. Kailangan po natin i-ready ang mga requirements. Unang-una po, ang kailangan natin, meron tayong re-entry visa. Kung saan man tayong bansang pupuntahan. Ako, ang pupuntahan kong bansa is Saudi Arabia. Meron na po akong re-entry visa. Ang kailangan mo lang, magpa-swab test. Magpapa-swab test ka sa mga ospital na mga accredited ng mga airline. Tapos, ang kukunin yung hour is 72 hour. Yung akin, mga Lodi, pinaras ko yung akin. Nagbayad ako ng 6,500 sa Pampanga na ako nagpa-swab test. Ngayon, kung saan man kayong lugar, pwede din kayong magpa-swab test doon basta accredited ng airline. Magtanong lang kayo doon. Tapos, mga Lodi, ito pa ang isang kailangan dito sa airport. Kailangan nyo magdala ng face shield at face mask. Dahil pag wala kayong face shield, hindi kayo pwedeng pumasok sa loob ng airport. Yun ang isang patakaran dito. Eto, papasok na tayo. Ang kailangan naman dito sa entrance, bago tayo makapasok dun sa loob, kailangan nating i-ready ang ating passport at ang ating ticket. At yung ating result sa swab test, yung medical certificate. Ngayon, nandito kami mga Lodi sa loob. Yan, kung nakikita nyo, medyo maluwag sa loob ang airport ngayon. Kasi, hindi nila pinapapasok ang lahat ng tao kung ang iyong oras ng iyong paglipad is 11:55, hindi ka makapasok ng 5 o'clock or 6 o'clock in the morning. Kaya kung nakikita nyo, before ng flight nyo, doon pa lang kayo papapasukin sa loob. Kami, nakapasok na kami ngayon is 7:30. Pero ang flight namin is 11:55. Kukuha na ako ng ticket ngayon, mga Lodi. Tapos, meron kang pipilapan. May bibigay sa yung dalawang papel. Pilapan mo lang yon dahil bibigay mo rito sa mismong ticketing. Tapos, i-stamp nila yung iyong visa. Tsaka, meron tayo palang makukuwang 550 marerepand dito, mga Lodi. At tanungin natin kung anong kailangan doon na papel para makuha natin 550. Eto mga Lodi, nakuha ko na yung aking ticket. Kailangan pala dito Lodi, para makuha natin yung 550, kailangan mong merong kang copy ng iyong OEC tsaka yung iyong visa at kopya ng iyong ticket, yung resibo mga Lodi, para maklaim mo yung 550. Itong aking video mga Lodi, base lang sa aking experience. Gusto ko lang i-share sa inyo, lalo na sa aking mga ka-OFW na ito nga, nagbabalak na bumalik dito sa Saudi Arabia. Ito yung aking mga experience sa ngayon. Hindi ko rin masabi, baka sa susunod ng araw, mag-iba ang pwesto nila. Pero, ito ang mga requirements na kailangan dito sa airport bago ka tuluyang makapunta sa inyong bansang pupuntaan, mga Lodi.
Kung nakikita nyo, ayan, sa loob, napakalinis mga lodi. Yan ang mga upuan, walang gaano tao. Tapos, ito, pag kumpleto na yung requirements, yung OC, tsaka yung aking visa, at nakuha ko na rin yung aking resibo sa aking ticket. Kaya nandito ako ngayon nakapila dito sa number 62 mga lodi. Kung nakikita nyo, medyo maaba yung pila. Kailangan lang natin pumila mga lodi para konting tiis lang, minuto lang naman. Eto na mga lodi. Ito yung sinasabi ko niya sa inyo na 550 nakuha ko na. Ngayon, pupunta na ako ng immigration. Dito naman pala sa immigration mga lodi, kung nakikita nyo may mga pula na bilog, yan ang ating kailangan sundin mga lodi. Kailangan nating panatiliin yung social distancing. Kailangan nating sumunod kung ano man yung mga patakaran dito sa airport. Panatiliin ang iyong face shield ay nakasuot ang iyong mask para safe sa'yo at safe sa inyong mga katabi. Eto na mga lodi, nakita na namin yung aming gate. Ang gate namin is gate 14. Pero mag-ikot-ikot muna tayo mga lodi. Titingin tayo ng ating pwedeng ma-snack dito. Dito sa loob, yan, may Starbucks coffee. Mga lodi, paki-like na lang itong aking video at paki-subscribe. At paki-hit yung notification bell mga lodi para updated kayo sa aking mga susunod na aking video. Kasi itong aking pag-alis na to, kung alam nyo mga lodi, mga ka-OFW, ang pag-alis natin sa panahon ngayon, sakripisyo talaga. Hindi lang para sa atin, kundi sa ating mga pamilya. Kaya ito, babalik na naman tayo sa bansang ating pagtatrabahuan. Ngayon, dito naman sa loob mga lodi, ito na, magbo-boarding na tayo. Tingnan nyo pala inyong mga ticket mga lodi para hindi kayo maguluan. Yung iba kasi, kahit di pa tinatawag, tumatayo na. Ang ticket natin, meron yan nakalagay na group. Kung group A ka, B, C, D. Pag sinabing group D at ang number 6267, tingnan mo yung seat number, doon ka palang pwedeng tumayo mga lodi. Hindi yung 60 to 67, 57 ka pala, papabalikin ka. Ito pala yung aking mga kasama, si Ricky Boy, yan, taga Pampanga, si Dondon, taga Cebu. Yan ang ating ticket. Ito na mga lodi, papasok na tayo sa aeroplano. Yan ang ating mga kasabay ngayon, marami man kami mga lodi. Pero ibang kumpanya yan. Pero sabi nila, marami daw akong kasama rito, same company. Pero konti pa lang yung aking nakita mga lodi. Makikita ko pa yan pagdating na namin damam kasi isang service lang yung aming sasakyan. Ito na, papasok na tayo mga lodi. Hello, sir. Hanapin natin yung ating upuan. Ang ating seat number is 57K. Tabi tayo ng bintana, mga lodi. Dito tayo sa may bandang likuran. '55, '56, '57 ito. Oh, andito pala si Mr. John Baga, oh, kasabay pa natin. Pero doon ako sa may bintana, Mr. John.
Pag dito sa loob naman, yung face shield natin, parati rin nakasuot ang ating face mask para makaiwas tayo sa anumang kumakalat na sakit. Pero lahat naman ang nakasakay dito, dumaan yan ng medical, lahat kami may swab test kaya di ka na gaano mag-iisip. Pero mas maganda pa rin na mag-doble ingat lang mga lodi. Tapos yan, makikinig muna tayo sa stewardess pull waist tape to tighten. Para may kaalaman tayo in case of emergency. Pull down sharply the inflation cords at the lower end. The lamp will automatically activate when the battery is immersed in water. In the unlikely event that emergency oxygen is required, oxygen masks will drop from above you. Immediately grab the mask and pull firmly towards you. Put over your nose and mouth. Pull elastic band for a snug fit and breathe normally. Keep mask on until you are advised to remove it. Eto na mga lodi. Pilipinas. Pansamantalang iiwanan muna kita, iiwanan muna namin, kanamin. At kami makikipagtrabaho muna sa ibang bansa. Talagang napakahirap yung ganitong sitwasyon. Yung maalis ka na. Yung pinakamasarap lang naman yung arrival, yung pagdating mo. Yun. Pero napakabigat talaga itong pag-alis. Pero sabi ko nga sa inyo, kailangan lang talaga tiyaga lang para sa ating pamilya, mga lodi. Konting saglit na lang at lilipad na tayo. Mga lodi, ipapakita ko sa inyo yung kagandaan dito sa Manila. Yan, nakikita nyo. Yan ang mga building, mga bahay. Daming bahay dito talaga sa parting Manila, oh. Napakagandang pagmasdan. Nakakaiyak man, pero ganyan talaga ang buhay, mga OFW. Pagkain mga lodi, fish fillet, fried rice, tsaka gulay, may tinapay, may salad, tsaka tubig. Yan, kain tayo mga lodi. Tom goods na ako.
na mga lodi. Nakikita ko na yung disyerto. Dito pala ngayon sa Saudi mga lodi, medyo malamig pa. Kaya ito, nagdala ko ng mga panlamig mga lodi. Malapit na tayong lumapag mga lodi. Saglit na lang at tuluyan na tayong lalapag dito sa Dammam International Airport. Sana mga lodi, nagustuhan nyo itong aking video. Hindi man ako ganun kagaling sa pagbablog, pero nakita nyo, sinyer ko lang sa inyo ang aking naging experience para may kaalaman kayo, lalo na sa aking mga OFW mga lodi. Eto na, lapag na tayo mga lodi. Panibagong ano na naman to. Panibagong sakripisyo. Bagong klima. Tsaga-tsaga lang mga lodi. Mga lods, sa mga hindi pa pala nakakonect sa aking channel, sana pakikonect nyo na lang. Pakisubscribe itong aking channel. Maraming maraming salamat mga lodi. Hanggang sa muli. Samahan nyo ako sa aking mga susunod na video mga lodi. Dito na tayo sa Saudi. Ito pala mga lodi, nakalabas na kami ng airport.
Eto pala yung aking mga kasama. Samaan sa trabaho pero iba-iba kaming mga trabaho. Yan ang aming service. Kung nakikita nyo, ang dami namin, no? Mga lodi. Kasi nung December, nag-lockdown, kaya yung iba hindi nakabalik agad. Kaya ngayon, ito. Medyo masaya na dahil yan, alam nyo na, walang umpay na kwentuhan. Mga naging experience sa Pilipinas. From Pampanga to Don. Yan si Ricky Boy, hey, ng Baliti, Pampanga. Hanggang sa muli mga lodi. Maraming salamat po. Sana may naitulong sa inyo kahit konti itong aking video. God bless.